Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, Vice Presidente Sara Duterte pinagtanggol Shikibuloy. Nako, ay matindi ho ang mga banat dito nitong Vice Presidente nyo na si Sara Duterte sa pagtatanggol dito sa kanyang kaibigan na si Kibuloy, na hanggang ngayon po ay nagtatago, hindi pa nahuhuli. Dahil bakit ginaganon itong si Kibuloy? Ang gusto niyang palabasin dito sa kanyang pagtatanggol sa kanyang kaibigan ay walang kasalanan si Kibuloy. Napupolitika lamang, yun ang gusto niyang ipunto dito. Talagang ano kaya ito? Ano kaya ang nasa isip nitong si Sara Duterte? Kasi napakadami ho ang nagbibigay ng kanikanilang public opinion, katulad nga ng nasabi ng ilang Vatican na analyst. May tupak to eh. Parang may tupak lumalabas na ganun. At kalat na kalat din sa ibang strand media na malalaki before, at sa social media na isip bata. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, gusto ko pong hingin ang inyong panig. Tama po ba na ipagtanggol ng isang vice presidente itong si Kibuloy? Dahil ang gustong ipunto nitong si Sara Duterte ay napupolitika lang itong si Kibuloy, walang kasalanan. Any reaction diyan po sa comment section, may kalayaan ho kayo na magbigay ng anumang public opinion. Eto mga kaibigan, huwag kayong alis, at ibibigay ko po sa inyo itong mga banat, resibo, kung paano bumanat, kung paano magtanggol ng isang kaibigan na isang wanted, itong si Sara Duterte. Isang vice presidente, hinalal ng taong bayan, pinahiram ng kapangyarihan para maglingkod sa taong bayan, para magsupli, para suplian ni Sara Duterte ang Republika ng Pilipinas sa pamamagitan ng tunay at tapat na pagsisilbi sa taong bayan. Batibaho ang lumalabas. Imbes na magsilbi sa interes ng nakararami, imbes na ipagtanggol ang mga biktima ni Kibuloy, ay ito po ang nangyari. Pinagtanggol si Kibuloy, Vice Presidente, tagapagtanggol ng wanted, tagapagtanggol ng kaibigan, kahit ano paman ang mangyayari. Eto, wag po kayong mainip, at ibibigay ko po. Nandiyan no sa screen, babasahin ko ho, buhat ho dito sa usapang kongreso. Ito ay isang mapagkakatiwalaan din, itong usapang kongreso na nagbibigay ng anumang balita, impormasyon na na hindi po fake news. Kung mapapansin nyo po, ang aking mga artikulo na kinukuha ho ay una, hindi po huli, sapagkat kung kumuha ka ho ng anumang impormasyon ay doon sa mga malaking stream media, yan po ay huli, mga kaibigan. Dito muna dadaan yung iba sa kinukunan po natin ng mga ika nga po ay balita na mainit, tapos ipapalalabas ho doon ho sa ika nga po ay malaking stream media. Kaya kung mapapansin nyo po ay tayo, sinasabi ng iba, bakit hindi pa napapanood sa ibang malaking stream media? Yun po ang dahilan. Mas una pong binibigyan dito na ika nga po ay konfirmasyon sa mga nabanggit ko po na nagbibigay ng impormasyon dito, unang-una sa usaping
Kongreso. Shout out! Ito, BP Sara, pinagtanggol si Kibuloy. Oh, maliwanago, nandiyan po sa screen. Vice President Sara Duterte, Horimens, silent amid China escalating attacks, speaks about fugitive pastor Apollo Kibuloy. Nako, o kita nyo ho, napansin pati, hindi lang kahit grade 1, kahit kinder, inayong mga batang kinder ho, ay nag-uusap-usap, dahil nung pasokan di ba? Ayun ho sa nakuha nating impormasyon, kayang intindihin na mga mag-aaral na mga batang kinder na napakatatalino. Na itong si Sara Duterte ho, na pagdating sa usapin, dito sa usaping West Philippine Sea, na sinasalakay ho, at hinaharas, at nandun pa yung gustong angkinin ng West Philippine Sea, itong ating teritoryo, ay bakit daw sabi ng mga batang kinder digger at yung nasa grade 1, bakit daw itong si Sara Duterte? Tahimik, ha? O kita nyo, kahit kinder, kayang suruhin ang hindi magandang asal mo sa Radyo Duterte. Bakit daw tahimik ito at hindi man lang maipagtanggol ang ating mga kababayan na hindi naman po lingid sa inyong kalaman? Yung iba ho ay kinuha ang mga gamit, hinaras, at tuwing magsusupply ho ang ating gobyerno ng anumang pagkain, diyano sa mga kasundaluhan, kapulisan na nandiyan po sa ika nga po West Philippine Sea na nagbabanta, ay inaharaso at walang makalapit. In general, basta't pagdating ho sa usapin ng West Philippine Sea, sabi nga ng mga kinder diker, mga grade 1 na mag-aaral, bakit ganyan si Sara Duterte? Hindi kayang ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas, ang ating teritoryo, samantalang pinagtatanggol niya itong kanyang kaibigan na si Kibuloy. Ayun ho, dito sa mga mag-aaral na grade 1 kinder diker. Ibang level na ito. Kahit anong antas na mag-aaral ay kayang kansurin, intindihin sa Radyo 30 na hindi na maganda ang galawan mo. Kami rin. Kaming matatanda na rin eh. Lalo pa kami. Nalubos. Na ikaw nga po alam ang iyong galawan sa Radyo 30. Dahil nakabantay ang taong bayan sa iyo. Nang ini-inspeak ng taong bayan na sana ay ang iyong galawan diyan bilang Vice Presidente ay yung magsilbi ka hints ng tunay. Pagsilbihin mo ang taong bayan, iba ho ang nakikita sa iyo. Pinagsisilbihan mo si Kibuloy. Mga kaibigan, gusto ko pong idiretso ito. Nasana unang-una, ali siya ni former President Rodrigo Duterte. Tumulong din siya sa kampanya ko noong ako'y tumakbong Vice Presidente. So mayroong anggulo diyan na politika. Nako po, yan ang matindi na. Talagang sabi nga ng mga Dekker ding grade 1, nakikinig po tayo nag-iikot eh. Importante yung mahalaga na bigyan natin ng public opinion itong mga batang kinder na mag-aaral. Sabi ng mga batang mag-aaral, ay parang isip bata ito eh, si Sara Duterte, kita mo ang mga katuwiran. Di po ba? Alam niyo, magandang kaugalian ang kultura ng ating kapwa Pilipino na magbayad utang na loob ho. Lalong-lalo na kapag ikaw ay may utang na loob. But ang gusto ko pong ipunto, wag naman sa Radyo 30 na ang ginagawa mo na pagbayad ng utang na loob porket tinulungan ka sa kampanya nitong si Kibuloy, ay kinukumpormiso mo ang pwesto sa gobyerno, ay kinukumpormiso mo para pambayad na utang na loob diyan ho kay Kibuloy, na kahit alam mo
na matibay ang ebidensya na may kasalanan, ang iyong kaibigan ay mas pinapanigan mo pa. Oh, gumawa ka! Ha, tuturuan kita, Sara Duterte, isaksak mo sa kukuti mo. Gumawa ka ng tamang paraan para makabayad ka ng utang na loob dito kay Kibuloy. Dahil inaamin mo dito na tinulungan ka sa kampanya ng iyong kaibigan na si Kibuloy. Kaya dapat, kaya pinagtatanggol mo. Gumawa ka ng tamang paraan kung paano ka makabayad ng utang na loob. Yan ang isaksak mo sa kukuti mo. Huwag mong pambayad utang. Huwag mong gawin na pambayad utang. Yan ang yung pisto mo sa gobyerno bilang isang vice presidente, dahil hindi mo pag-aari yan. Hindi mo pag-aari yan. Pinahiram ikaw ng taong bayan ng kapangyarihan para iluklok diyan bilang pangalawang pangulo. At nang sa ganoon magsilbi ka sa taong bayan, hindi nakapagtanggol ni Kibuloy. Isaksak mo, sakukutin mo yan sa Radyo 30. Ha? Oh, lumalabas mo ngayon. Ah, alam na alam mo yan, matibay ang ebidensya. Nagagawa mong ipagtanggol itong kaibigan na si Kibuloy. Dahil nga, katulad ng nabanggit mo dito, kaibigan ng tatay mo, may utang na loob ka dahil sa politiko, ikaw ay tinulungan. Kahit paano mangyari, kaibigan at kaibigan mo yan. But, huwag mong gamitin pambayad utang itong pwesto mo sa gobyerno. Mga kaibigan, tama po ba yun? Huwag gamitin pambayad utang ang pwesto sa gobyerno bilang vice presidente. Bagkus magsilbi siya. Dito dapat siya ang magbayad ng utang itong si Sara Duterte na magsilbi sa Republika ng Pilipinas ng tunay at tapat. Hindi ho eh. Nakakiling dyan eh. Pinagsisilbihan si Kibuloy. Mga kaibigan, ang gusto niyang palabasin dito eh. Ang gusto niyang palabasin, walang kasalanan si Kibuloy kahit alam niya na may kasalanan. Dahil kaibigan niya, dahil may utang na loob siya nung ikaw ay tinulungan siya sa politiko. Dahil sabi niya, pinopolitiko eh. Ha? Pinopolitiko lamang daw itong si Kibuloy. Kaya't baliwala ko dyan, ang gusto niyang palabasin, walang kasalanan si Kibuloy, ayaw niyang ipahuli. Kulang lang sabihin niya na ayaw kong ipahuli yan. Wala kang delikadisa eh. Kung may delikadisa ka sa Radyo 30, dapat lahat ng angulo at galawan mo noon pa man at hanggang ngayon, hindi mo pinapakita yan sa taong bayan. Bagkos nasa gitna ka, madali po kami kausap taong bayan, kahit ako. Hindi ko lang alam. Huwag nating isama ang tagasunod. Tagasunod mo ang mga lipuris mo. Madali kaming kausap. Ang gusto lang namin, nasa gitna ka. At pag nasa gitna ka, papasok na yan. Yung tinatawag na, hindi mo kinikilingan si Kibuloy kahit kaibigan mo. Mananaig ang tunay na ustisya, tumitingin ka sa ebidensya. Kahit anong mangyari sa kaso. But first, hindi eh. Tumitingin ka sa pagkakaibigan nyo. Kaya tampanig mo na sa Kibuloy na dapat bilang isang vice presidente, dapat nasa gitna ang panig mo. Yan ang gustong ipunto ko. At taong bayan, hindi kasama ang iyong tagasunod. Okay, medyo mahaba na. Kinulang tayo sa oras. Sandali. Maraming salamat. Isang like lang mo sa video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like. Bye-bye. Palapakan.